magandang araw po mga ka-farm. Andito na naman po tayo sa isang araw ng dagdag kaalaman in banana farming. This day po mga ka-farm, papakita po natin o ituturo po natin the proper management of drainage. Because the drainage played a role in farm. So we have 5 purposes po bakit po tayo gagawa ng kanal. So first po, to remove the excess water from the soil. Second, to prevent po from soil acidity. Then, soil aeration. Tsaka po, lower water table and longer roots penetration. Balik po tayo mga ka-farm. So, ipapakita ko po ngayon example po ng isang kanal dito. Ito po yung tinatawag na tertiary. So the main reason po kung bakit tayo maggawa ng kanal. So the first is to remove excess water from the soil. So kasi po di natin masyado kailangan ng tubig dito sa loob. Napapabagal yung pagtubo ng saging due to mahina po yung pag-spread ng ugat. So we have to do or we have to create kanal. So second po, ito po yung prevent from soil acidity. So nasasama po yung mga acid from the soil. Nasasama po yun sa tubig na de-drain. So third po ay yung tinatawag nating soil aeration. So yung lupa po natin nangangailangan po yan ng oxygen. Kasi po yung nagbibigay ng hangin sa ating ugat ng ating mga saging. So magiging healthy po ang pagtubo ng mga puno ng saging. Ang yung fourth po, tinatawag nating lower water table. So napapababa po yung amount of water na nasa loob ng lupa para po makapenetrate yung mga ugat para mapabilis yung pagtubo ng saging. And last po, yung longer root penetration. So hahaba po yung mga ugat nito ng mga saging at saka po makakasipsip ng mga natural nutrients from the soil. So yun po yung mga purpose natin bakit tayo gumagawa ng o yung kikreate tayo ng mga kanal sa loob ng farm. Po tayo dito mga ka-farm. Dito po sa kinatatayuan ko, ito po yung tinatawag nating tertiary. Oh, yung tertiary po, ito po yung pinakamaliit na kanal sa loob ng farm. Kasi may tinatawag tayong primary tsaka secondary. So ito papakita ko sa inyo, ito yung tertiary po. So about 1 meter po ang open wide ng ibabaw. Tapos 1.5 po yung lalim nito. And then the flooring is 0.6 meters. So ito po yung sukat ng tertiary. So this is the advice size of drainage o yung kanal. So yung uhulugan po natin ng tubig mga ka-farm ay mas malaki po sa tertiary. Doon po tayo sa secondary. Dito po, ito po yung kanal. Dapat po yung hulugan natin na kanal is mas malaki ang size. Ito po, mas malalim. Yan. Ito po yung secondary kanal. Which the size open sa taas 1.5 ang lapad, 2 meters ang lalim, tsaka 1 meter po ang flooring nito. Kailangan mas malaki po kasi po ito po yung masilbi na huhulugan natin ng tubig galing po sa loob ng farm dito sa
secondary patungo sa primary. Papakita natin po yung primary maya-maya kasi malayo po kasi yung primary. Iyon yung pong tinatawag nating pinaka-primary canal. Doon po naiimbak lahat ng doon po pumupunta lahat ng tubig na galing sa loob ng farm, which is not necessarily needed yung mga sobrang tubig. So kailangan natin i-excess yung mga excess water ma-drain kasama yung mga acidity sa soil. So advice lang po natin mga ka-farm o dagdag tips. So kung mag-create po tayo ng kanal sa loob ng farm, depende na po sa soil condition ninyo. Kung ang area po ninyo is watery o yung swampy area o tinatawag natin clay soil, so advice po natin dyan, 10 meters between distance po yan. Kung sandy po o yung medyo pino yung lupa, 20 meters po. Balik po tayo dito mga farm. So kung mag-create po tayo ng mga kanal, tingnan nyo po yung soil condition natin. Kung ang lupa po natin mga ka-farm is yung clay type o yung tinatawag natin na clay soil or swampy area, medyo matubig, advice po natin dyan is 10 meters po yung distance. Para po sa ganun, madrain po lahat ng tubig at saka gaganda po ang ating puno ng saging. Example po ito. Ito po yung tinatawag natin na yung tertiary natin. Yan. Dumidistansya po yan. 10 meters po yan hanggang dito sa kabila. Yan. Yun ang kasunod na kanal. Yan. 10 meters po yan mga kapon. So ang ginawa ko po sa aking farm, iba po, mas minaximize ko pa, 5 meters po yung ginawa namin. So ipapakita po natin kung anong distansya nito. Ito po yung 5 meters. Ito yung tertiary, yan makikita nyo po. Tapos dumidistansya po yan dito ng 5 meters. Yan. Yung standard po is 10 meters, pero yung ginawa po namin dito, mas minaximize pa namin kasi swampy area po ito mga ka-farm. So minabuti na namin paglapitin na yung distansya ng yung kanal para po sa ganun wala po talagang tubig na mga stagnant dito sa loob ng farm. So balik po tayo dito mga ka-farm. So kanina po pinakita natin yung tertiary na kanal patungo sa secondary. Eh ito po yung kinatatayuan ko ngayon po is yung primary. Yung sinasabi kong mas malaki na kanal. Dito po lumalabas ang lahat ng tubig galing po sa loob ng farm. Kung nakikita nyo po, malaki po yan. Nagsasize po ito ng 4 po ito sa ibabaw na 2 meters po, and then 3 meters yung lalim, tsaka 1.5 po yung flooring nito. So sigurado po na mas malaki ito kaysa secondary. Ganyan po ang formation ng ating kanal para po sa ganun ma-drain po lahat ng tubig na sa loob ng farm. Tatanungin nyo po kung saan po papunta yung tubig, dito po yung papunta tubig. Ito yung primary canal, yung binabaybay natin ngayon. Patungo po yan dito mismo sa labasan ng tubig. Yun, kung makikita niyo po, tubig po yan. Galing po yan sa, mabababa po yan lahat ng tubig dyan sa creek. Yung mas malaking kanal pa, mas pinakamalaking kanal, mas malaki pa kaysa primary. So, ganyan lang po mga farm. Sana po ay may mga bago kayong natutunan ngayon, especially po sa proper
management of drainage po para po maging healthy ang ating mga saging sa loob ng farm. So sa lahat po ng mga sumusubaybay sa video natin, sana po may naitulong kami sa inyo at may naibahagi kami sa inyo mas maganda. So don't forget po mga farm to hit the bell button and subscribe. Maraming salamat po!